Nagsalita si Zophar. Ikadalawampung kabanata. Pagkatapos, sumagot si Zophar na taga-Naama, "Kailangang magsalita na ako dahil hindi ako mapakali. Sinaway mo ako ng may halong pangungutya at may naguudyok sa isip kong ikaw ay sagutin. Tiyak na alam mo na mula pa noong unang panahon, simula ng likhain ang tao sa mundo, ang ligaya ng taong masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman, katulad ng kanyang dumi. Ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangitain sa gabi at hinding-hindi na matatagpuan. Hindi na siya makikita ng mga nakakakilala sa kanya at mawawala siya sa dati niyang tirahan. Ang mga anak niya ang magbabayad ng mga ninakaw niya sa mga dukha. Malakas at bata pa siyang mamamatay at ililibing. Ang paggawa niya ng masama ay parang pagkaing matamis sa kanyang bibig, nanginunguyang mabuti at ninanamnam. Pero pagdating sa tiyan, ito ay nagiging maasim at lalason sa kanya na parang kamandag ng ahas. Isusukan niyang parang pagkain ang kayamanang ninakaw niya. Ipapasuka ito ng Diyos sa kanya kahit ito'y nasa tiyan na niya. Sisipsipin niya ang kamandag ng mga ahas at ang pangil ng ahas ang papatay sa kanya. Hindi na niya matitikman ang saganang langis, gatas, at ang pulot na dumadaloy na parang batis o ilog. Hindi siya gagantimpalaan para sa kanyang pinaghirapan o matutuwaman sa kanyang kayamanan, sapagkat inapin niya at pinabayaan ang mga dukha at inagaw ang mga bahay na hindi sa kanya. Hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pinaghirapan. Lahat ng magugustuhan niya ay hindi makakaligtas sa kanya. Wala nang matitira sa kanya na makakain niya dahil mawawala ang kanyang kayamanan. Sa kanyang kasaganaan, darating sa kanya ang kahirapan. Labis na paghihirap nga ang darating sa kanya. Bubusugin siya ng Diyos ng paghihirap. Patitikimin siya ng Diyos ng kanyang matinding galit at pauulanan ng parusa. Maaaring makatakas siya sa sandatang bakal, pero tatamaan din siya ng panang tanso. Tutusok ito sa kanyang apdo at tatagos sa kanyang katawan at makakaramdam siya ng takot. Mawawala ang kanyang kayamanan sa kadiliman. Susunugin siya ng apoy na hindi tao ang nagpaningas, pati na ang lahat ng naiwan sa kanyang tirahan. Ihahayag ng langit ang mga kasalanan niya at sasaksi naman ang lupa laban sa kanya. Tatangayin ng baha ang bahay niya sa araw na ibuhos ng Diyos ang kanyang galit. Iyan ang kapalaran ng taong masama ayon sa itinakda ng Diyos sa kanya.